Hey guys, welcome back sa ating basic Java tutorial series. So this is part 3 and for today, we are going to talk about input and arithmetic operators right after this intro. So guys, for today, ang tutorial flow natin ay ito. So ang una-una natin gagawin is iintindihin natin kung para saan yung built-in packages na sinasabi. Then next, we are going to learn how to import packages. Then, next naman, pag-aaralan din natin yung java.util.scanner. Isang package yan na galing nga sa Java na. The next, we are going to talk about user input. So, pag-i-inputin na natin si user, yung name niya, yung age niya, or kung ano-ano pang data. The next, we are going to talk about arithmetic operators, yung addition, subtraction. So, alam nyo na yan, madali lang yan. Then, lastly, yung challenge ko sa inyo for today is what we call one function calculator. So, yan lahat ng pag-aaralan natin for today. So, without further ado, let's start this tutorial. So, ano nga ba talaga ang built-in packages? From the word built-in, ibig sabihin, yung Java API natin, marami ng pre-written classes or yung mga nakasulat na code na galing sa Java mismo. So, gagamitin na lang natin yon, i-import na lang natin yon para makapag-manage tayo ng input, database, and etc. So, many more. So, we will dive deeper into this as we go along dun sa tutorial natin. Pero ngayon, shallow understanding lang kailangan natin. So, yung built-in packages, yun lang yung mga code na galing na kay Java na pwede natin gamitin. So, yun na yun. Then, next naman, we are going to import those packages. So, paano natin i-import yung package na yun? So, we can either import specific class or we can import the whole package. So, kung naalala nyo pa kung ano yung package, di ba yun yung ginawa natin? Gumawa tayo ng new package. And then sa loob ng package na yun, andun lahat ng code natin. So, di ba, dun tayo gumagawa ng maraming class. Ngayon, syempre, yung mga built-in packages nga, galing kay Java. Ngayon, pwede natin import yung specific class na nandun sa package nila or we can import the whole package na pinrovide nila. So, para magawa natin yun, we're just going to type import, then yung package name, dot, yung class name. Pag gusto natin import yung specific class, yung isang class lang dun sa loob ng package. Then, kung gusto naman natin import yung buong package nila, gagawin lang natin is import, then package name dot asterisk. So, ibig sabihin ng asterisk, guys, all. So, ibig sabihin nun, lahat ng class dun sa loob ng package na to, i-import natin dun sa code natin. By the way, guys, lowercase yung I, so I'm so sorry, typo. And also, meron niyang semicolon. So, yun yung pag-i-import ng packages. So, next tayo agad. Ngayon guys, yung java.util.scanner, isa yung class na nasa loob ng java.util package. So, isa yung built-in package na pinrovide na nga ni Java para matulungan tayo na mag-handle ng input galing kay user. So, kunwari gusto natin kumuha ng pangalan ni user or yung number ni user, address ni user o kung ano-ano pang data. So, yun yung java.util.scanner. So, ngayon guys, we want to import this java.util.scanner. So, punta na kayo sa Eclipse nyo or kung ano mang gamit nyo IDE ngayon. Then, let's start to code. So, guys, makikita nyo dito, gumawa ako ng bagong class. So, hindi ko na pinakita yung ating process ng paggagawa ng class kasi dalawang beses ko nang pinakita. Makikita nyo sa kaliwa, nandito tayo sa package na Java Fundamentals at nasa loob nun yung tatlo nating nagagawang class na. So, ito yung bagong gawa ko, yung input and arithmetic operators.java. So, ngayon, ito na yung pagkocode natin. So, ngayon guys, paano tayo mag-i-import? So, mag-i-import tayo dito sa tabi ng package natin na nakalagay. So, dito sa taas ng public class. Nandito, itatype lang natin yung import. Then, ano yung gusto natin i-import? Yung java.util. So, makikita nyo, eto, isang package yan. Tinan nyo yung icon. Isang package yan. Ngayon, sa loob dyan, maraming class. So, ngayon, pag pinindot ko, tinan mo, in-import nyo yung buong java.util. Pwede nyo gawin yan, pero ngayon, ang gusto lang natin i-import is yung scanner. So, yan yung scanner. Kunin lang natin yung scanner. Ngayon, pwede natin gamitin yung java.util.scanner sa code natin. So, ganun lang i-import yung java.util.scanner. So, ngayon, pwede na tayong kumuha ng user input. Okay? So, paano natin gagawin yun? So, guys, makikita nyo dito, ito yung syntax nga ng user input. Ang gagawin natin is magde-declare lang tayo ng isang string. So, string x, then walang laman. Then, makikita nyo, meron tayong bagong line of code dito na siguro hindi nyo pa alam. Scanner s is equals to new scanner system in. So, this is called instantiation. So, hindi muna natin explain kung ano instantiation. Basta, this is very important. Kasi ito lang naman yung gagamitin natin. We will dive deeper sa instantiation when we get to object-oriented programming. So, makikita nyo, then dito sa ilalim, inassign natin yung x kay s.nextline. So, ibig sabihin lang nito, kukuha lang tayo ng isang input galing kay user. So, paano kaya yung mangyayari? So, let's try that sa ating Eclipse or kung saan mang IDE yung gamit nyo. So, let's get back here. So, ngayon guys, alam na natin na pwede na natin gamitin yung scanner. So, ngayon, pag tinaip natin dito, scanner,
Pwede na yan. Ngayon, ang gagawin natin, i-instantiate nga natin siya. So, scanner, then yung pangalan ng scanner natin. So, kahit ano, parang gumagawa lang kayo ng variable. Diba? Kunwari, gumawa tayo ng string. X, then semicolon. So, yan na yun. So, dito naman, pwedeng scanner S, then semicolon. Diba? Makikita nyo hindi nag-e-error. Pero, kailangan natin siya i-instantiate kasi wala nga siya ang laman. So, ang gagawin natin is equals to new scanner. Then, sa loob nun, system.in. So, it's okay kung hindi niya naiintindihan kung para saan pa itong new scanner system.in yan. Malalaman niya yan pagka dumating na nga tayo sa object-oriented programming. Basta ang ginagawa lang natin dito guys is nagde-declare tayo ng bagong scanner. And yung scanner na yan, yan yung mag-i-scan ng input ni user. So, ngayon, yung X, i-assign natin dun sa S. So, S yung pangalan ng scanner natin. So, pagka pinalitan ko yan ng scan, dapat scan din ilagay ko dito. Scan dot, makikita niyo dito, next line. So, makikita nyo, next line, ano yung type niya? String. So, pagka pinindot ko yan, scan.nextline, dalagyan ko semicolon. Then, pagka nirun ko to, makikita nyo, okay natin. Then, wala lalabas dyan. Pero guys, pwede na kayo mag-type dito nyan. Hello. So, kunwari yan, nakapag-type na tayo hello. So, terminated na, makikita nyo dito. So, paano natin malalaman kung nag-input talaga tayo? So, ang gagawin lang natin dito, lagyan lang natin ng prompt. Kunwari, system.out.println. Print. So, lagyan lang natin print para walang space. Nalagay natin, enter name. Then, dito sa ilalim, system.out din natin. Print line naman para mapunta sa new line. Then, lalagay natin, UR plus X. So, yung X, nandun yung pangalan natin in-input. So, sasabihin lang niya, enter name. Then, i-enter natin yung name natin gamit to. Then, nasabihin niya, UR SDPT, ganun. So, let's run this code. Makikita nyo, pag ni-run natin to, okay natin. Then, enter name. So, pinag-i-enter niya tayo. Then, kunwari, David SDPT. Then, i-enter ko. You are David SDPT. So, yun, nakapag-input na si user. Then, i-run ulit natin. Let's try again. Alin here SDPT. So, you are alin here SDPT. So, makikita nyo, nakapag-capture na siya ng input na galing kay user. Pero, guys, pagka ginawa nating integer to, makikita nyo, enter number, mag-e-error na agad dyan. So, pagka-niran natin to, okay natin, makikita nyo, mag-e-error na, proceed natin, then makikita nyo, yan, exception in thread main. Cannot convert from string to int. So, guys, iba yung technique pagka gusto natin kumuha ng integer, or ng float, or ng double, or kung ano pa mang data type. So, etong next line na to, para kay string lang. Ngayon, pagka gusto natin mag-capture ng integer, ng float, or ng kung ano pang data type, meron yung sariling code. So, makikita nyo dito sa ating PowerPoint, sa next natin, meron tayong next line, next int, next short, next long, next byte, next boolean, next double, at next float. So, this is very self-explanatory. So, yung next line, pagka gusto natin manghingi ng string, next int, pagka integer, short, so yan. So, and so on and so forth, guess nyo na. So, ngayon, kung gusto natin kumuha ng integer kay user, ang gagawin natin is next int. So, ngayon, hihingi na siya ng integer. Makikita nyo, wala lang error. So, ngayon, pwede natin i-system.out yung hiningi nating integer. Yan. So, ngayon, pag-aniran natin to, enter number, 10. So, yan, 10. Lalabas yung 10. So, ayun, ganun kumuha ng integer. Pero ngayon, guys, pwede din natin kumuha ng float. Pag-aniran natin dito, 25.5, mag-e-error yan. Bakit mag-e-error yan? Kasi ano to, guys? Double or float, di ba? So, yung 25.5, basta may decimal, kailangan ng float or double. Siyempre, dito sa next int, bawal tayong kumuha ng may decimal. Kasi nga, whole numbers lang ang next int. Ngayon, pag gusto natin kumuha ng may decimal, kung float to, dapat next float. Diba? Kung naman double to, dapat next double. So, kayo na lang bahala kung ano gagamitin nyo sa float or sa double. Pero nga, mas precise yung float. Okay? Pero mas kumukuha siya ng memory, syempre, kasi mas marami siyang data na nai-store. Okay? So, yun na. Gets nyo na kung paano kumuha ng input kay user. So, madali lang, diba? So, ito rin at tatandaan nyo lagi yung scanner, then yung pangalan ng scanner nyo, then equals to new scanner, then kailangan na system.in. So, ito, hindi ko muna explain sa inyo ng mabuti dahil sa object-oriented programming pa natin to pag-uusapan. Kailangan lang natin to malaman agad kasi kailangan natin mag-capture ng data from user, okay? So, yun na. So, i-delete ko lang lahat to, then let's proceed sa susunod natin pag-aaralan sa PowerPoint natin. So, let's go! Ngayon, guys, ang pag-uusapan naman natin ay arithmetic operators. Did you know guys na pwede tayong mag-perform ng mathematical operators sa loob ng ating programming? So, sa programming language natin na Java, ito yung mga arithmetic operator niya. So, we can
add, we can subtract, we can multiply, we can do division. Then meron tayong tinatawag dito na modulus, increment, and decrement. So, yung apat na to, yung nasa una, sigurado naman ako, familiar na kayo dyan. Sum, difference, product, quotient. Pero dito sa tatlo sa ilalim, siguro medyo hindi kayo familiar. So, etong modulus, remainder yung binibigay niya. Yung increment, nag-a-add lang siya ng 1. Then yung decrement, nagsusubtract lang siya ng 1. So, kung hindi nyo naiintindihan yan, let's go sa ating IDE. Then, let's try these arithmetic operators. So, guys, makikita nyo dito, pagka pwede tayong mag-declare ng integer. Kunwari, int x, then meron tayong int y. Then, lagyan natin agad ng value. Equals to 5, equals to 2. Then, ngayon, pwede natin isystem dot out dot print line x plus y. So, ngayon, pagka x plus y yan, ano lalabas? 7, diba? So, pagka nira natin yan, okay, then 7. So, you get the point. So, pagka subtract yan, multiply yan, divide yan. So, alam nyo na yun. So, ngayon, ang pag-aaralan natin is yung ating tatlong nasa dulo. So, yung modulus, yung increment, tsaka decrement. So, ngayon, guys, isa pa palang note na pwede nyong gawin is pwede kayo mag-add dito ng diretsyong number. So, kunwari, 2 plus 3. So, pwede din dito sa loob, 5 plus 2. Gets nyo? So, pwede yan. So, kunwari, dito, 2 plus x agad natin, then i-print natin yung y. So, ano lalabas dito? So, magiging 7 yung lalabas dito kasi dito pa lang 2 plus x, 2 plus 5 na yan. So, magiging 7 na yung y. Ngayon, pag aniran natin yan, okay, 7 yung lalabas. So, you get it. So, kahit saan, pwede kayong mag-perform ng mathematical operator as long as naka-declare na sila pareho. So, ngayon, let's try naman na balik natin yung kanina. So, ngayon, guys, pagka ginawa natin, x divided by y, pag aniran natin yan, ang lalabas, 2. So, bakit? So, dahil integer to, bawal magkaroon ng decimal yan, kaya 2 yung sagot. Diba dapat 2.5 sagot yan pagka 5 divided by 2, 2.5. Ngayon, guys, alam natin na sa mga elementary division, pagka nag-divide tayo ng 5 divided by 2, 2 yung sagot, pero merong remainder na 1. So, paano natin makukuha yung remainder na yon? So, pwede nating i-system.out.print yung x percent y. So, ano yung x percent y? Ito nga yung modulo, ang nire-return niya is yung kanyang remainder. So, pag aniran natin to, okay, makikita nyo 2, then 1. So, pwede natin gawin ganito. So, pwede nyo enclose sa parenthesis to para sundan yung PEMDAS na sinasabi natin sa math, di ba? Yung parenthesis, exponent, and so on and so forth. So, x divided by y, then plus dati sa remainder ng x percent y. So, ibig sabihin yan, x divided by y, then remainder x percent y. So, makikita nyo yung ating output. Okay natin. Lalabas. So, may error tayo. So, walang plus. I'm so sorry about that. So, this is concatenation combined with expression, mathematical expressions. Kasi etong dalawa, integer. Etong dalawa, integer. Pero okay lang yan as long as naka-parenthesis yung ating mga mathematical operator. So, sana na-gets nyo. Kung hindi, you can always comment down below kung hindi nyo na-gets. So, let's run this. Then, okay natin. Makikita nyo, 2 remainder 1. So, which is yan yung tama. So, pwede na tayo mag-divide. 5 divided by 2 nga. Then, 2 remainder 1 sa elementary division. Ngayon, pag gusto naman natin ng precise na division, we can always use float. So, pag ginawa natin yan, so, ibalik na lang pala natin yung kanina. Then, gawin natin itong float. Then, ngayon, dinivide natin yung x divided by y. Magiging precise na yan. So, pagka niran natin to, okay. Then, makikita nyo, 2.5 na yung sagot. This is more precise. So, eto na yung mga high school divisions. So, di ba, may mga precise na decimal na gamit nila. And, hindi na sila gumagamit ng mga remainder-remainder. So, yun lang, guys. So, that easy. So, pag-experimentuhan nyo na lang. So, meron nga din tayo sinasabi na increment tsaka decrement. So, yung increment naman, di ba, x plus plus. So, nakikita nyo dito, plus plus tsaka minus minus. So, eto, x plus plus. So, eto yung mga symbol nga pala, guys, kung hindi nyo na-gets kanina. So, ito yung symbol niya. Then, pagka gusto natin mag-add ng isa dun kay x, tatawagin lang natin x plus plus. Pagka kay y naman, y plus plus. Then, sa decrement, x minus minus naman or y minus minus pagka kay y. So, sana na-guess nyo yun. So, ngayon, pagka x plus plus ko to, then, sinistem.out.print ko yung x. Ano yung magiging labas niya? Magiging 6 to, di ba? So, pagka niran natin to, okay, 6.0. Dahil float to, kaya merong decimal. So, pag ginawa natin int to, magiging 6 na lang yan. So, basta you get the point, guys. So, pwede ding x minus minus. Then, tanggalin natin to. Ano lalabas? 4. Diba? Pag kanira natin to,
Okay. Then, 4 na ilalabas. So, hindi ko na papatagalin yung oras natin dito kasi kaya nyo naman na yan. And then, ngayon, guys, dadako na tayo dun sa last part ng ating tutorial for today, which is yung challenge natin for today, ang pinamagatan nating one function calculator. So, itong challenge natin for today, it is very easy. So, ito lang gagawin natin. Paghahaluin lang natin yung pinag-aralan natin nung una and yung pinag-aralan natin nung last. So, yung input ni user tsaka yung arithmetic operators. So, we will create a program that will make the user input the two numbers and perform one of the arithmetic operators, excluding increment and decrement. Kasi sobrang dali nun pagka increment and decrement, x plus plus lang, and then y plus plus. So, wala nang ka-challenge yun. So, ang gusto natin is, gumawa kayo ng program na mag-a-add, subtract, divide, or multiply. Then, ito yung sample output. So, hingi nga siya ng input. So, nakikita nyo dito, nanghihingi siya ng num1, then nilagay natin 5, then nanghihingi siya ng num2, then nilagay natin ng 5, then yung result niya is, dapat lumabas to guys, yung 5 plus 5 equals then yung result. So, gagamit kayo dyan ng concatenation. So, kung naalala nyo pa kung ano yung concatenation, pinag-a-add lang nga yung mga strings tsaka yung iba't ibang data types para ma-design natin yung ating output. So, ganun lang kadali yung challenge natin for today. So, you can start na post this video and after a few seconds, we will try to do it together. So guys, let's try to do the challenge ngayon. So, I hope na nagawa nyo. Kung hindi naman, that's okay. We will do it together and I will explain it along the way. So, una natin kailangan is dalawang number. So, hingin nga natin kay user yon. So, let's declare our integers first. So, pwede ding float. So, float gagamitin ko para mas precise. Then, float x and then float y. So, num1, num2 natin para mas kita natin. So, wala siyang value kasi nga si user mag-i-input niyan. So, ngayon, magde-declare din tayo na scanner. Papangalanan ko na lang siya ng, so, i-zoom out ko lang saglit. S, then equals to new scanner. Then, system.in. So, kung hindi nyo pa nakakabisado to, okay lang naman. Hindi nyo naman kailangan kabisaduhin to. Basta alam nyo kung ano ginagawa na itong scanner na to. Kahit hindi nyo makabisado yan. Kasi sa dadating din yung time na maaalala nyo na yan lagi. Then, ngayon, syempre yung num1, hihingi tayo kay user. Then, x.nextfloat. So, make sure na pareho kayo ng kinukuhang data type pa. Kung float to, dapat next float to. Kung int to, next int to. And so on. Then, next naman, si num2, hihingi din tayo. Then, next float ulit, then kay num2 naman natin i-assign. Pero guys, there's something na kulang dito. So, kailangan natin ng prompt. Kasi hindi sasabihin niya na enter a number. So, kailangan natin mag-system.out tayo dito. Then, kaya ako nilalagay na print. Kasi pagka ginawa kong print line yan, makikita nyo guys. Kunwari, enter or lagay lang natin. First number. So, pagka nirun ko to, makikita nyo ah. Oh, then, okay natin. Makikita nyo, pag i-inputin ako, sa ilalim nakalagay agad yung aking cursor. Hindi na di sa taas. So, hindi ako dito pinag-i-input. So, lagi sa ilalim. So, kaya ginagawa natin, print na lang to para makapag-input ako dun sa tabi ng first number na to. So, ayan, makikita sa ilalim ako pinag-i-input. So, hindi maganda yun. So, kaya print yung ginagawa ko dito. Then, ang gagawin natin next is, isa pang ulit print. Then, ang gagawin naman natin, second number. So, ngayon, pag-anirun natin to, then okay natin. Then, first number, kunwari 25. Then, second number, 35.5. So, yan. Ngayon, meron na tayo nanghihingi ng number. So, ngayon, gusto ko lang magkaroon ng space. So, pwede natin gamitin yung system.out.println ng walang laman para magkaroon ng space. Then, next naman, ang gagawin natin is, gagawin na natin yung arithmetic operator na gusto natin. So, basi system.out.println ulit ako. Then, so guys, maraming way para gawin to ba. Pwede pa rin kayong gumawa ng isa pang float. Kunwari, float. Then, dito yung result natin. So, gawin natin yan. Then, gagawin natin yung result is equals to, kunwari, num1 divided by num2. So, yan, division yan. Ngayon, ang gagawin natin dito is, print lang natin yung result. Then, syempre, kailangan natin i-display kung ano yung ginawa natin. Diba, di-divide natin sila. So, gagawin natin, concatenation, num1 plus division num2 plus gagawin natin lagyan natin equal. So, sana nagets nyo to. So, lalayo ko lang. So, gagawin natin piprint line down natin yung num1 yung in-input ni user na num1. So, kunwari 5 divided by 2 nga. So, 5 divided by 2 then lalabas yung equal. So, nakikita nyo string to. String tong equals saka division para ma-display dun sa ating console. Then, ipa-plus natin yung result natin, which is yung result nga natin, num1 divided by
num2. So, okay lang guys kung ginawa nyo ganito. So, kung diretso dito, yan, kunwari ginawa nyo ganyan, diretso dito yung arithmetic operators. Same output lang yan, it doesn't matter. So, basta pareho tayo ng result, di ba? So, ganun lang, yun lang yung marami kasing ways sa programming. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, marami talaga guys. So, meron lang mas efficient and mas hindi efficient. So, let's try this, then i-run na natin to. Then, okay. Then, first number, kunwari 5, divide natin sa 2. Lalabas, 5 divided by 2 is equals to 2.5. So, tama naman, di ba? So, yan na yung mayari. Then, i-run natin ulit. So, gusto natin, kunwari, 10 divided by 2. So, yan, 5. So, yun lang. Ganun lang kadali yung pinapagawa ko sa inyo. So, kung gusto natin gawing multiplication to, madali lang. Gawin natin multiplication yan. Then, run ulit natin. Okay. 5 times 10, 50. So, run ulit natin. 5.5 times 5, 27.5. So, yun lang. Ganun lang kadali, guys. So, I hope na nagawa niyo yan. Kung hindi naman, then you can just tingnan nyo na yung code na to, then intindihin nyo, then kopyahin nyo, then tsaka nyo i-gets kung paano nangyayari yun. So yun lang guys, thank you for watching this video. Kung may mga tanong kayo, you can always comment down below or you can message us on Facebook para matulungan namin kayo sa inyong mga problema. So yun lang guys, so yung problema nyo dapat programming, wag pera, okay? So yun lang guys, thank you for watching this video, and as always guys, I will see you in the next video. Goodbye!